Sa dami ng ating mga nakikilala sa araw-araw, siyempre, imposibleng wala po tayo makikita o ituturing kahit isang kaibigan. Sa panahon ngayon na ang digital media ay talagang napakalakas, mas madali ang makipagkaibigan, makipagkilala. Pero ang tanong, gaano natin kakilala ang Diyos? Tayo bilang mga laiko, maging siya ba tinuturing din natin kaibigan? Samahan niyo po muli ako. Dito po, talakayin natin yan sa Click the Light. Okay, magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kaibigan, kabarkada, kapananampalataya at mga ka-clickers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Kuya Tams na may katagalan pong nawala pero hindi tuluyang nawala. Ayan ah, naririnig po natin. Naririnig natin ang humayot ihayag ng bukas palad. At syempre po, baka ako po'y medyo may katagalang nawala at ibabahagi po naman natin sa iyo. Gusto kong i-share kung ano ba yung mga nangyari ng mga nakaraang buwan o nakaraang linggo. Siyempre, kahit ano man po ang nangyari sa atin, bagamat tayo po ay napakaraming ginagawa, maraming naranasan itong mga huling araw, linggo, buwan, hindi dapat tayo mawawala ng pag-asa. At hindi dapat natin kakalimutan ang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. And sa mga kapatid natin sa bukas palad, pahiram po muna ng inyong kanta. Alam niyo po, napakaganda po talaga. Alam niyo, ako personal, no? Talagang kapag pinapakinggan ko itong kanta na to, talagang lumiligsi. Hindi lang ang aking pakiramdam, kundi ang aking diwa. Kasi alam niyo po yung beat na talagang parang kahit anong mangyari sa atin, nandiyan ang Diyos at talagang dapat nating papurihan. Ay, at syempre po, no, huwag po nating kakalimutan, mga kapatid, sapagkat ito pong buwan ng Agosto, nitong nakaraan lamang pong 8, ay ipinagdiriwang po ng simbahan, lalong-lalo na po ang pamilyang Dominico, ang kapistahan ng aming tagapagtatag at amang si Santo Domingo. And kaya nga po, muli po, gusto nating batiin ang ating mga kapamilyang Dominicans, mga Dominicano, ang mga friars po, ang mga kaparian, syempre cooperator brothers, student brothers, at syempre ang ating mga contemplative nuns at mga religious sisters. Siyempre, hindi din po natin kakalimutan ang napakaraming mga laikong Dominiko na bagamat po namumuhay sa sekular na mundo, may kanya-kanya po mga trabaho, kanya-kanyang pamilya, ay hindi po kinakalimutan ang isa buhay ang diwa ng ating amang si Santo Domingo. Alam nyo, napakaganda po talaga nung nangyari ito pong nakaraang kapistahan, no? Kasi personal po ako nagpunta sa Santo Domingo Church at talagang na-miss ko rin po itong event na ito. Sapagkat sa nagkaraang dalawang taon ay hindi po kami nagkaroon ng talagang physical na pagdiriwang. Siguro po mga ilan lamang po ang mga nakakapunta dahil nga po sa pandemya. Kaya nga po itong nakaraang 8 ay muli po nagkatipon-tipon, nagkaroon ng pagkakataon ng pamilyang Dominico na makapagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kapistahan ng amang si Santo Domingo. At sa pamamagitan po niyan, dalangin po natin na ang bawat Dominico
ay maging isang ilaw rin sa mundong nababalutan sa dilim. Okay, at syempre po, no? So mga kapatid, noong mga nakaraang buwan lang po, eh, gusto ko lamang pong sabihin na talaga sa napakaraming nangyari. No? At ito po yung nakakatuwa po at gusto po ibahagi sa lahat na noong nakaraang taon ho ay nanawagan ang Vaticano, ang Vatican, particular po sa Dicastery, ang Dicastery for Communication ay nanawagan ng 16 na young communication professionals na makikibahagi sa kanilang proyekto na faith communication in the digital world. So initially po ay 10 tao lang ang kanilang hinihingi ang kanilang panawagan. Ngunit sa nakakatuwang pangyayari ay inextend po nila ito into 16 young professionals. Ito po iba-iba pong lahi, no? At ikinalulugod ko pong ibahagi na ang inyo pong lingkod ay isa po sa 3 Pilipino na napili ng Vatican na makapag-training po dito nga po sa Faith Communication in the Digital World Project. Siyempre po, ito po ay hindi lamang po para sa individual lamang sa akin, no, sa atin, kundi po ito po ay para sa ating lahat na kung saan ay nirepresenta naman natin ang ating lahi, tayong mga Pilipino, na alamin paano ba ibahagi ang pananampalataya natin sa digital media. At ito nga po ay naganap, nagsimula po ito nitong Pebrero. At nung nakaraang Hunyo po, actually Mayo po yan, tayo po ay nasa Roma kung saan po ay na-meet po natin ng iba't ibang mga tao, iba't ibang lahi na gusto makibahagi sa proyektong ito. Alam niyo po, dito po sa proyektong ito, doon mo makikita yung universality ng simbahan. Talagang naramdaman ko po yung sinasabi nga sa Biblia na iba't ibang lahi ay talagang pumupuri sa ating Panginoon, sa Diyos ng Israel. Doon ko po naramdaman na nakakatuwa na bagamat iba-iba po kami ng pinagmulan, ng kultura, ay nagkaroon kami ng pagkakataon upang magkaroon ng pagsasanay. Paano ba ibahagi ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa digital media? At sa nakakatuwang pangyayari po, no, ito pong nakaraan ng Hunyo, ay pinalad po tayo, isa po tayo sa pinalad na ma-meet ng personal ang ating Santo Papa. Ayan. So talagang nakakatuwa po. This is, masabi ko, ay an experience of a lifetime na hindi ko makakalimutan. Dito ramdam na ramdam ko po yung presensya ng ating Panginoon. Na bagamat sabi ko, like ko iniisip, no, nung ako po yung napili, sabi ko, ano ba talaga yung parang, do I deserve this? Parang feeling ko hindi naman ako deserving kasi sa dami po ng mga nag-apply po sa proyektong ito ay isa po tayo na napili. Pero alam niyo po, ang isa sa mga bagay na aking ikinagagala, nandyan po yung marami tayong nakilalang mga tao na we never expect na we are like-minded individuals na gustong ibahagi yung pananampalataya sa pamamagitan ng social media. So sa pagkakataong yun pa lang, mga kapatid, no, mga kaibigan, may isip natin na meron tayong common ground, may similarity tayo. Kaya nga po, bagamat magkakalayo po kami na mga participants ng Faith Communication Project, ay nagkaroon kami ng isang bonding, no? Isang bonding, isang pakikipag kapwa tao, isang pakikipagkaibigan. Yan, sa pagkakataon na yan, doon parang naramdaman mo na may dahilan ng Diyos eh. May dahilan ng Diyos na makilala mo itong isang taong ito. Minsan iniisip natin, ito bang mga taong ito sa buhay na dumarating, eh, meron ba talagang dahilan? Sabi nga ng iba, it's either a lesson, 'di ba? Or pwedeng an experience, or someone we have to cherish forever. Pero yung mga nakikilala mo na sinusugo sa iyo ng Panginoon, ito po isang malaking tanda na may ino-offer ang Diyos sa atin. Isa yun ang development natin, ang personal growth natin.
At yung sa pagkakataon po na tayo po ay pinalad na makapunta po sa Roma, yung talaga nakaka-touch po sa akin, ano, nakita ko na hindi lang mga Pilipino o hindi lang isang lahi ang makikita natin may matinding devotion sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po yung kanilang paggamit ng mass communication. Marami pala. At dahil din po ay nabuo po yung aming pagkakaibigan, bagamat sa saglit na panahon, nabuo po. Bueno mga kaibigan, diyan po tayo pumapasok eh. Kung sa mga tao, nagkakaroon tayo ng pakikipagkaibigan, ang Diyos, gaano po natin kakilala? Ito po ba ay talagang masasabi natin na nagkaroon tayo ng deep relationship sa ating Panginoon? Bagamat alam natin yung katuruan ng simbahan, nandiyan po yung katuruan ng simbahan that God is the triune God, God is the Father, the Son, the Holy Spirit, Jesus is our Savior. Pero sa ating personal na pamumuhay, gaano natin kakilala ang Panginoon? Gaano natin tinuturing na kaibigan ng Panginoon? Alam niyo po mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi yung sa libro ng The Jesuit Guide to Almost Everything. Ito po ay sinulat ng isang Jesuita na si Father James Martin of the Society of Jesus. Hindi ko po ibabahagi lahat, no? Pero meron po kasi mga bagay dito na maaaring very practical na gusto ko ibahagi dahil talagang maikukumpara natin yung pakikipagkaibigan natin sa Panginoon. Eh. Alam niyo, sabi isa po sa mga sinabi kasi ni Father James Martin tungkol po sa pakikipagkaibigan. No? Yung established relationships, it require, I don't want to say require, no? Talaga para it demands time. Una yun ha. Pangalawa, learning. Pangatlo, being honest. Pang-apat, changing. Pang-lima, syempre, ito. Ito po yung nakakalimutan natin minsan, being silent. At syempre, pang-anim ay listening. Alam niyo po, ito pong anim na ito na sinasabing mga requirements para magkaroon ng isang matinding pundasyon ng pakikipagkaibigan ay maibabahagi rin natin, magagawa din natin sa pakikipagkaibigan sa Diyos. Eh. Kato, unang-una sa lahat, yung spending time. Alam niya po, marami po sa atin yan, lalo-lalo na po sa mga taong simbahan, na mga talaga napakarami po ministry sa loob ng simbahan, nagbibigay tayo ng oras, naglalaan tayo ng panahon sa pagkisilbi sa ating Panginoon. At yun ay somehow, it's a sign that we spend time with God. Sabi nga ni James Martin, a friendship flourishes when you spend time with your friend. So also, your relationship with God. So kung tayo po sa ating mga kaibigan natin, talagang binibigyan natin ng oras, so minsan kapag nagkayayaan po yan, pupuntahan pa natin, magkakape tayo, o magmi-milk tayo kung saan-saan. Kasi we want to spend time with our friends. Diba? Tayo po, how much time we spend with God. Sayan, di ba? Pangalawa naman po, ito po yung gusto nating malaman eh. Learning. Siyempre kung sa ikaw sa isang kaibigan, hindi po sapat na talagang we spend time. There is also an ample time for us to get to know each other. Alam niyo po, may nakakatawang bagay po ako nakita sa social media na post po ito ng isang page na may nakalagay, bihira akong magsimba pero hindi ako nakalimot sa Diyos. Parang, ha? Paano nangyari yun? Oo, sige, sabihin natin bihira kang magsimba pero hindi nakalimot sa Diyos. Ikaw, kung ikaw, meron kang boyfriend o may girlfriend ka, maging sa iyong asawa, pwede mo bang sabihin na bihira akong puntahan yung asawa ko o yung boyfriend ko o yung girlfriend ko? Bihira ko siyang puntahan, pero hindi ko siyang nalilimutan. Pwede ba yun? Siyempre, kapag tunay mong mahal ng isang tao, dapat pinaglalaanan mo rin ng panahon. Yan po minsan yung problema sa mentality, no, ng panahon ngayon. No? Parang lahat na lang i-justify, lalo na pasintabi lamang po. No? May iba pong mga kabataan na talagang very much entitled sa kanilang mga ginagawa at mga prinsipyo sa buhay.
So kung talaga ikaw ay pinagdalaanan mo ng oras ang Diyos, doon mo masasabing, ay, I am establishing my friendship with God. At kasama nga po doon yung learning. You have to learn, you have to get to know Him. Kasama din naman, ganoon din ang ating mga kaibigan. At first stage, ganito, nagkakatuwaan. Pangalawang stage, pwedeng masabi natin na paano pag nagkaroon ng problema, nandiyan pa rin ba yung kaibigan mo? You have to learn. You have to get to know God. 'Di ba? At yung pangatlo, honesty. Bakit kailangan honesty? Eh, tayo nga itong mga Pilipino, ayaw natin sa mga sinasabi nating plastic, 'di ba? Bawal sa plastic. Ayaw natin sa plastic. Bakit? Gusto natin yung mga totoo, mga taong totoo. Kaya nga kapag tayo, meron tayong mga best friends, talagang masabi mo na nagpapakatotoo ka lang. Bakit ka ba naging tunay na kaibigan ng taong yan? Ikaw ba yung nagpanggap? Siyempre, hindi. Kaya mo naging tunay na kaibigan yung best friend mo kasi nagpakatotoo ka. So, ganun din yung panawagan natin, eh. Kapag if we really wanted to establish friendship with God, kailangan natin magpakatotoo sa Kanya. Ano ba yung talagang tayo? Hindi, wag na wala natin, wala tayong dapat itago sa Diyos kasi wala naman talaga tayong may tatago. Kasi alam po natin kahit anong isuot mo, kahit gaano pa kaganda yung damit mo, kahit na magbanal-banalan ka sa harap ng napakaraming tao, pero kung hindi mo naman pinapakita yung tunay na ikaw sa harap ng Panginoon, baliwala. You have to be honest. What are your strengths? But at the same time, you also be honest with God. What are your weaknesses? Ano ba yung mga kahinaan natin? Kasi minsan hindi naman nire-require talaga ng Diyos na talagang magpakita ng tao tayo. Kasi hindi naman natin kailangan. Ang kailangan natin, magpakatotoo tayo sa Diyos. Di ba? Kaya nga, what happens when you're not in an honest relationship? Di ba ang pangit? Ang hirap po nun. Kapag yung isang karelasyon mo ay hindi honest sa iyo, hindi ko masasabing matibay ang relasyon niya. So if we become honest with how we feel, what we feel, kung ano talaga tayo in the presence of God, that's one thing we can develop a deeper friendship with the Lord. Well, ito, naririnig nyo naman ito. Nagbabago. Change. Kailangan din sa friendship yon. Pag sinabi kang pagbabago, pwede ba yung bago na nag-iba? Hindi ko sinasabing yung doktrina yung binabago. Ha? Hindi, baka naman po maisip ninyo, eh, dati pakilala mo sa Panginoon, eh, Holy Trinity, tapos ngayon hindi na. Eh, hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi kong change, eh, nagbabago din yung ating pananaw. Kasi, alam na natin yung katuruan ng simbahan, pero yung personal na pagkakakilala natin sa Panginoon, kung same at same lang din, eh, hindi na de-develop. Halimbawa, ganito. Kung nung bata ka, pagkakakilala mo sa Panginoon, ay siyempre, God is the Trinity. Pero yung personal level, dapat nagkakaroon din ng ano, eh, masabi natin ng development. Actually, ang mas magandang term dito is development kesa sa change, no? Development in such a way na nagde-develop yung relasyon mo sa Diyos, eh. Kung dati, tingin mo sa Diyos ay talagang savior lang, pero throughout the years, sa dami na pinagdaanan mo sa buhay, tinuring mo na rin kaibigan ng Diyos. Tapos sa mga susunod na mga panahon, naging best friend mo na talaga ang Diyos. So nagkakaroon ng pagbabago. Hindi mo masasabing static lang ang pagkakilala. Kasi kung talaga nagkikipagkaibigan tayo sa Diyos, ano ba siya para sa iyo? Ano ba ang Panginoon para sa atin? Siya at tumutulong sa akin mga problema. Minsan ang Diyos ay talagang teacher ko siya, teacher ko ang Panginoon. Kasi tinuturuan niya ako. Minsan naman, masabi ko, ang Panginoon ay nagiging personal kong lakas, talagang lakas ko. So talaga nagkakaroon tayo ng development, di ba? Nade-develop yung ating relasyon sa Diyos. Kaya yung pagbabago na sinasabi natin, eh hindi yung tungkol sa doktrina, ito yung pagbabago, yung pag-develop ng ating pagkakaunawa kung sino ang Diyos sa atin. At syempre, alimbawa, ito nga, sinabi ni Father James Martin sa kanyang libro, your childhood image of God might need to grow. Kasi when you're a child, you may see God as a problem solver. Tama naman yan. Minsan, tayo, pinalaki tayo na parang tingin natin sa Diyos, genie. Hindi naman siya genie. Di ba? Tapos ano pa sabi niya? Later on, you might relate to God as a parent. Oh, pwedeng magulang. As you grow mature, you might relate to God still in different ways.
Yan yung sinasabi natin, development. At yung sumunod dito, yung being silent. Ito, napakahalaga pong talakayin natin to, yung being silent. Bakit po? Di ba sa pakikipagkaibigan, minsan na natin mga best friends o kahit yung mga pinakamatalik talaga natin mga kaibigan, hindi naman oras-oras o minuminuto kausap natin yung mga yan. Hindi naman sa panahon talaga ang kaibigan mo, tinatanong ka, nag-a-update sa'yo, o kumain ka na ba, o ikaw ba ay aalis ka na ba, o nakatulog ka na ba. Hindi ganun, ano, jowa. Siyempre, hindi ganun. No? Being silent, kailangan din ng silence. But it doesn't mean na tahimik yung kaibigan natin ay hindi na natin sila tunay na kaibigan. Doon minsan tayo nagkakaroon ng pagkakamali eh, sa pagkaunawa natin sa Diyos. Minsan kapag tayo'y nagdadalang, nananalangin sa Diyos, tapos feeling natin hindi nakikinig ang Diyos kasi walang response, iniisip natin pinabayaan na tayo. No! Actually, being silent is part of establishing a good or a solid friendship with God. Kasi in the same way as we establish a friendship with other people, therefore, meron ding silence sa ating relasyon sa Diyos. Hindi naman sa lahat ng oras, talagang kailangan respond na respond ng Panginoon sa atin. Minsan nga, kailangan natin na space, di ba? Kaya nga minsan kapag may mga kaibigan tayo, minsan mga toxic, minsan yung mga pinagkukwento, lumalayo tayo. Bakit? Hindi naman sa gusto natin i-cut off sila sa ating pakikipagkaibigan natin sana, kundi gusto lang natin ng space, gusto natin ng silence. At being silent doesn't mean someone is cutting you off from his or her life. Alam niyo po, mga kapatid, no, mga kaibigan, minsan na ang katahimikan ay nagpo-provide sa atin ng opportunity to grow. So, ako nga po, may mga kaibigan, may mga matalik din ako kaibigan na minsan taon ko nang hindi nakakausap. Pero alam nyo, kapag nag-catch-up kami, minsan lang, akala mo parang walang lagtaw na nangyari. Kasi parang magkaibigan pa rin kami. Hindi naman kami mag-away. Hindi lang kami nag-uusap. So, that's one. At syempre, napaka-importante po, listening. Yan. Dapat nakikinig tayo. Tayo, ang dami po natin hinihiling sa Diyos, dami natin sinasabi sa Diyos. Pero ang pagkakataon na ito, tinatanong natin, nakikinig ba tayo sa Diyos? Alam ba natin yung sinasabi ng Diyos sa atin? Kung talagang tinuturing po natin kaibigan ng Diyos, dapat matuturing po tayong makinig sa ating Panginoon. So, guess, ang isa po sa ang mga anim na sinasabi po natin na masabi natin requirement para makapag-establish ng friendship sa Diyos. First, spend time. Second, get to know Him. Third, be honest with God. Fourth, accept development or changing. Fifth, silence. At pang-anim po, syempre, listening. So, ayun po, no, mga kaibigan, at marami po tayong pag-uusapan sa mga susunod. Alam niyo po, very exciting po kami, no? At bagamat ako po yung nag-iisa lamang ngayon, pero napakarami po natin gustong ibahagi, mga ka-clickers, mga ka-clickdalite. At sunod-sunod po ang ating mga magiging episode, syempre, aalamin din natin yung buhay ng mga laiko, mga servants natin sa paro-parokya. Sa mga susunod po ng mga episode ng Click the Light. At syempre, huwag po natin kakalimutan ang lagi nagpapapuri sa Panginoon kahit anuman ang mangyayari sa atin o nangyayari. Yun, sabi nga sa kanta, kahit kayong dukhat sa lahat, pag-ibig ng Diyos sa atin ay nananatiling tapat. Yan, at syempre, lagi nating aawitan ng ating Panginoon kahit anong mangyari po sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, ating panawagan sa lahat ay wag lamang like ng like, wag basta puro share, wag lang puro browse, dahil sa gitna ng dilim, always click the light. Magandang araw po muli sa inyo.